Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang mga artificial island ng China ay parang mga kabuting nagsulputan at parang virus na kumakalat sa West Philippine Sea. Hindi na lamang kasi isa, kundi mahigit na sa anim ang kanilang naipatayo mula nang sabihin nilang gagawa lamang sila ng masisilungan ng kanilang mga mangisda sa tuwing sasama ang panahon at kailangan nila na mapagpapahingahan. Pero bakit nga ba dumami ng dumami ang mga isla ng China sa West Philippine Sea nang tila hindi nararamdaman ng Pilipinas? Bakit hindi pinigilan ng Pilipinas ang China sa simula pa lamang para hindi na umabot sa ganitong mga sitwasyon ngayon na halos sakupin na ng kanilang mga artificial island ang West Philippine Sea? Bakit nga ba hinayaan ng Pilipinas na makapagtayo ang China ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea? Halina at atin itong alamin. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang pangunahing dahilan kaya maraming umaangkin sa ilang bahagi ng South China Sea ay dahil sa yaman na maaari nitong ibigay sa ekonomiya ng bansa. Mula sa mga isda, langis, natural gas at turismo ay tiyak na malaking pakinabang ito para sa mga nagnanais ng pag-asenso. Malaki ang magiging tulong ng lugar na ito upang yumabong ang ekonomiya ng isang bansa. Pintuan din ito ng mga bapor mula sa iba't ibang mga pantalan na nagdadala ng kanilang mga produkto at kalakal patungo sa iba't ibang mga bansa. Ilang ulit nang nagtangka mga bansa na magkaroon ng joint exploration para mapakinabangan ito ng lahat ng bansang umaangkin dito, pero wala yatang may gusto dahil karamihan sa mga bansa, lalo na ang China, ay gusto itong angkinin lahat. Patuloy pa din ang pagpapatayo ng China ng mga artificial islands sa West Philippine Sea. Ito ay upang maging dominante ang kanilang pwersang militar sa oras na mangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Dahil na din sa natalo ang kanilang ipinagpipilitang 9-dash line na mapa na nagpapakita ng kanilang kabuuang pagmamayari ng buong South China Sea. Mas naging agresibo na lamang ang China pagdating sa pagpapagawa ng mga artificial islands sa West Philippine Sea upang maging dominante pa din sila sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod dito, tulad ng aking nabanggit sa mga naon ako ng video, maritime rights at hindi soberanya ang dinesisyonan ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo. Nakakapagtayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Iniisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatuyo ng kung ano-ano ng mga istruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Nagsimula ang tinatawag na creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong taong 1988. Creeping expansion ang tinawag dito dahil sa dahan-dahang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Unang inangkin ng mga Chino ang Itu Aba na parte ng ating teritoryo. Ito'y nagsilbi noong submarine base ng mga Hapon o ikalawang digmaang pangdaigdig sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Ito rin ang pinakamalaking bato sa Spratly Island. Pangalawa ay ang Subi Reef noong 1988 kung kailan kasalukuyan noong Pangulo ay si Cory Aquino. Nangyari ito nang hindi nalalaman ng ating gobyerno. Ayon sa mga eksperto, sa panahong iyon ay wala pa umunong ideya ang Pilipinas kung ano ang UNCLOS. Matapos nito ay sinakop naman nila ang Mischief Reef noong taong 1995 at si Fidel Ramos naman ang Pangulo noong mga panahong iyon. Nalaman ito ng ating gobyerno subalit wala ding nagawa ang Pilipinas. Noong taong 1996, nagkaroon ng tila alitan o iringan sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy. Tumagal ang pagpapalitan ng bala ng baril ng nasa isa't kalahating oras. Matapos nito ay sinimulan agad ng joint exercise sa pagitan ng US Navy at Philippine Navy sa Palawan. Taong 2012 naman, nang angkinin ng China ang Scarborough Shoal kung saan si Benigno Aquino III ang presidente.
Noong taong iyon ay nagkaroon din ng naval standoff sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy na tumagal ng 2 buwan. Muling umangkin ang teritoryo natin ng China na sa pagkakataong ito ay ang Sandy Cay noong taong 2017. At noong taong 2022 ay ang Julian Felipe Reef kung saan dandang mga militia boats ng China ang namataan sa lugar. Mula Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng 2 bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga struktura sa Panganiban o Mischief Reef, ang bahuray bahagi ng Calayan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin din, hindi na lamang ng Pilipinas at China, kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito mula sa bansang China. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na magsisilbing silungan lang daw ng kanilang mangisda, isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito 2 taon lamang matapos tuluyang umalis sa mga tropang Amerikano sa mga base militar nila sa Pilipinas. Abril 2012 naman na magkagirian ang mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may mga illegal na huling live corals at taklobo o giant clams. Pero pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ang mga mangisda. Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Pero kalaunan, humigit kumulang 80 barko ng China ang pumalibot sa lugar. Mahalagang malaman na ang Baho de Masinloc ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa bago ang 2009 ng igit ng China at ng Taiwan na pag-aari nila ang halos lahat ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang Nine Dash Line. Tahas ang sinabi noon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nagkamali ang administrasyong Aquino sa pag-atras ng mga barko alinsunod sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. Pero giit ng Noy Philippine Ambassador to the US Jose Cuisha, China ang hindi sumunod sa kasunduan. Inatasan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senator Antonio Trillanes na magsilbing back-channel negotiator para pababain ang tensyon at mabawasan ang mga barko ng China sa lugar. Matagumpay-ani ang nabawasan ang bilang ng barko ng China mula sa 80 hanggang 100 pababa sa 3 dahil sa pag-back channel negotiate umano ni Trillanes sa China. Ang Pilipinas at China ay matagal nang naghihidwaan kung saan nagsimula ang lahat sa pagproklama ng Beijing ng soberanya sa malaking bahagi ng West Philippine Sea at dinala ng Maynila ang laban nito sa korte noong taong 2013. Ang tensyon ay mas tumaas pa ng tumaas nang ang China ay naghayag na ng kontrol ng lupain sa napakalawak na mga operasyon ng pagsamsam sa ilalim ng karagatan, paglikha sa mga bahagi ng buhangin patungong pulo kung saan mayroon itong mga paliparan, daungan at mga bahay ilawan. Bilang isang malakas na pasyalaban sa China, ang desisyon ay nagbibigay ng walang pahiwatig kung ano ang susunod. Kung mula pa man noon ay inalmahan na natin ang pagtatayo ng China ng kanilang artificial na isla sa West Philippine Sea, hindi sana umabot sa sitwasyon ngayon na halos sila na ang dominante sa ating teritoryo. Halos mag-aapat na dekada na mula ng igit ng China ang kanilang karapatan sa ating mga teritoryo at napakarami na ring presidente ang nanungkulan. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagtatayo ng China ng kanilang mga artificial na isla sa West Philippine Sea? Masyado tayong naging tahimik at akala ng China ay ayos lamang ito para sa atin. Kaya mas naging agresibo pa sila at tuloy-tuloy lang kanilang ginawa. Dahil na din sa mga anomalyang nagaganap sa ating pamahalaan, kaya minsan, mapapaisip ka na lang na meron talagang mga protektor ang China mula sa Pilipinas para makapagtayo sila ng mga isla sa ating teritoryo. Kung ikaw ang tatanungin, Paps, dapat ba o hindi dapat na ipagsawalang kibo na lang natin ang ginagawang tila pambubuli ng China sa ating bansa? Kailangan na ba nating gamitan ang dahas at labanan ng China? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!